Hello guys! Kumusta kumusta sa inyong lahat? This is PJ Azurin and for today, we're gonna do a channel review. If this is your first time visiting my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe and click the notification bell so that you are updated for any upcoming videos or live stream, and you can also click the join button so that you can be part of my Team Tugtugan channel. Hi guys! Ang YouTube channel for review natin for today or ang featured channel natin ay si Lem Sardneho. Sino nga ba si Lem Sardneho? And ano nga ba ang tungkol sa challenge niya? Ang channel niya? I am happy-go-lucky vlogger YouTuber that is still starting and hopefully could be one of those other YouTubers or vloggers who became great influencers and good example to everyone. I am also an article story novel writer who does it in a blogger way. Well, depends on what situation it may be. I am a social media specialist as well, music artist, and into different crafts. I am everywhere it may seem, but you can just try to connect with through my social media accounts if you want to learn more about me. Ganern. Ayan, so please do check Lem Sardneho's channel, and if you have the same interest as him, please consider liking and subscribing his channel. Okay? Let's see! Hi, my name is Mel Brian Ohendras, and my YouTube channel is Lem Sardneho. My channel is about anything under the sun. Most of the vlogs and videos there are very random, but yung pinaka main niche talaga niya is travel, personal vlogs, and music covers dati, but hindi ko na siya pinush. Mostly personal vlogs talaga yung pinaka ano. And then lately lang sa live streaming, live streaming. Anything that actually comes out sa aking utak, yun na po yung magiging content ko. So yeah, I'm prepared to be maguluhan ng konti sa aking content. So sa second question dito kasi, sabi is, what is the story behind the name? Bakit ito yung naging channel name ko? Ano siya? Yung Lem Sardneho kasi, because there was this group na sa photography na meron din kasing, may tatlo kasing kami tinatawag na letter E doon, na tatlong E talaga sila, Excelso Hiponia, Eric Tayong Hikali, at saka si Eman Ginalitan, shoutout sa kanila. Tapos, I wanted to have my name as unique as possible, na parang ano, ayokong, parang screen name kumbaga. So, I saw one of the moderators ng aming group na sa Double Phone Photography, si Last Virgo. Hindi yung tunong pangalan niya. He did the Last Virgo because parang yun yung ano niya, sign niya, and gusto niyang gamitin talaga, which is napaka-catchy. So, I tried mine. Ang ginawa ko, binaliktad ko na lang yung Mel at saka sa yung apelido kong tunay na Ohendras. So, Lem Sardneho. Tinanggal ko yung Brian kasi na-irb na yun pag binaliktad. So, I had it Lem at saka Sardneho, which is minirror ko na rin siya sa aking YouTube. At yung Facebook ko, ginanon ko na rin. Yung hindi ko na mabago yung page ko. But, yes, that's the reason why I had the name. Napaka-catchy for me, and it strikes your mind and your ears when you hear it. Alam mo, ako lang yun. Tanong dito, what inspires or inspired you to gawin ang mga ginagawa mong vlogs? Madami. Syempre, gusto mong, isa na yun sa, syempre, gusto mong sumikat. Hindi, ano naman yun? Huwag na tayo magpakaano. Tapos, madami kang gustong gawin na ginagawa din ng iba ng YouTuber. But you wanted to at least do it your own. Parang self-satisfaction mo rin, and then self-contentment
na at least you did it. Isa yung ano eh, as achievement para sa iyo. Hindi yan maiintindihan ng iba, but that's something na makakapagpahappy sa iyo. One thing na magiging stress reliever mo rin pag nagawa mo siya, and it will satisfy your heart and soul. Parang ganun. So siguro yung pamilya ko, yung mga friends ko, yung mga crushes, yun yung mga crush na yun. Puto na lang may crush talaga. Isa yan sa mga ano, sa mga dahilan kaya nagpapatuloy tayo. Diba? So fourth question, ano, what else more can the YT community expect from you? Ano pa mga gusto mong gawin? Madami pa for sure. May mga ano ako uploads na ikakatuwa nyo. Ay, hindi ko alam kung matutuwa kayo, but sana meron ako mga pa-tutorial diyan. Abangan niyo yung mga pa-tutorial ko. And also may mga segments akong niluluto. Hindi ko na siya kasi natuto na ako, hindi ko na siya i-reveal talaga sa iba. So I'd rather keep quiet about it. Ano na lang, masusurprise na lang, kung mag-aano sa lang ako bigla. So, sana masuportahan nyo din ako, ganun. So, for now, yun pala munang i-story mo kay Lemshare na yung aking i-push. And then after that, may kasunod pa yung para sa mga paradox tampons ko, yung mga anak ko. Mm-mm. And then, segment din siguro para sa members, ganun. Sa mga bago, sa mga baguhan, lahat naman tayo nag-start as being bago at saka marami tayong tanong, marami tayong questions na gusto nating masagot agad. I highly suggest, ang advice ko lang is you go to people na matagal na, and then people na talagang nagbibigay ng information sa mga baguhan like Ingrata de Ortiz, like Brotherhoods, anong Bluetooth. There's a lot of people there na maraming alam na tungkol sa YouTube and that's their niche. So, those three pa lang, ano na kayo, swabing-swabe na saktong-sakto na yung mga information na makukuha nyo kapag nakinikis sa kanilang live streaming. And, magkakaroon talaga kayo ng idea kung ano yung mga dapat yung gawin. They do live streaming almost every day. So you just have to catch them. Hanapin niyo sila. And also, wag po tayong masyadong makinig agad-agad sa mga naririnig nyo na mga ano sabi-sabi. Kasi hindi nyo alam, hindi nyo pa naman napaproof. And then kahit na ano pong wala sa policy, huwag nyo talagang paniwalaan. So if ano kung meron naman kayong na experience na wala naman nangyari, like siguro sabihin natin sa Silent LS, eh wag na ano yun, wag na lang siyang problemahin. Kasi kung wala naman nangyari sa Silent LS, kasi may na-encounter akong parang discussion of regarding that, eh parang may mali ako kasi parang pinush ko na mapapalo kapag nag-silent. So, parang kinonfirm ko yun kay Ate Angrata, and which is, wala daw problema sa Silent LS. So, yun. Buti naman, mag-confirm ako. Ganun lang tayo, guys. Every person, magkakamali naman. Hindi naman, aminin natin yung magkakamali natin. Ganun. So, ayun. Sa mga bago din, lalo na sa mga bago talaga ngayon, nangingisda. You don't just fish and fish. You have to select and fish friends. Pakipagkaibigan naman kayo sa host, guys. Huwag yung dadating kayo sa LS tapos bigla kayong hingi ng jacket. Nakakagulat. Kakapasok yun lang bago-bago tapos bigla kayong hingi ng jacket. You have to know the responsibility of having a jacket or becoming a moderator. Naging moderator kayo kasi babantayan nyo po yung host na baka may nababasa sa kanya sa live chat or may mga ano na doon bastos. You're the ones who actually gonna be there to parang to pause, to block or whatever para matigil yung mga kung ano-ano mo nangyayari sa live chat. That's one main role. Kaya pinagkatiwalaan ka na maging moderator. So yun, hindi lang po yan papaisda po para makapaglapag kayo ng link. You have to know the responsibility behind it. So, yun lang naman ang ma-advise ko. At kung yung mga tao nag-iisip na susuko na kasi nakakapagod na, no, guys, just don't stop and continue to enjoy. Don't
even think na tingnan mo na lang siguro yung WH mo kung nasa 3-4, 3-5 ka na. Doon ka na magsimulang mag-check. Pero kung wala pa naman, naku, wag muna. Mag-enjoy ka muna para wala kang stress. Hindi ka matulad ko at sa iba. Thank you so much for watching my community interview. Don't forget to subscribe, hit the notification bell, and leave comment. Ayan ha. Thank you guys. I love you all. Yon! Sana meron kayong natutunan sa featured channel natin for today. And please don't forget to visit their channel and subscribe to their channel if you find their videos and their channel to be interesting to you. This is PJ Azurin. Thank you guys. If you want to be featured as well, just message me in Facebook. Can feature your channel as well, okay? This is PJ Azurin. God bless everyone, and to God be the glory. Bye-bye!